Biyaheng tarlak na si dismissed Mamban Mayor Alice Guo para harapin ang kanyang kasong graft doon. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Chino Gaston. Chino? Connie, pasado alas 9:30 ng umaga, inilabas ng PNP Custodial Center ang tinanggal sa pwestong si dating Mamban Mayor Alice Guo dula ng isang coaster at pinalilibutan ng mga security escorts mula sa PNP. Bago nito, dumating ang mga abogado ni Guo at nakapag-usap pa sila ng ilang minuto bago tumulak ang convoy papuntang Tarlac. Sa korte sa Tarlac, ibabalik ang return of warrant at ihaharap sa judge si Guo para managot sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kaugnay ng pagkakasangkot o mano nito sa operasyon ng mga illegal pogo sa kanyang bayan. Ayon sa PNP, kung walang commitment order para sa ibang detention facility ang korte, babalik si Guo sa PNP Custodial Center. Sakaling ipatawag naman sa Senado para sa pagpapatuloy ng pagsilig sa illegal pogo sa bansa, kailangan makipag-ugnayan na ang Senate Sergeant at Arms sa korte bago dalhin ito sa Senado. Kung makakapaghain naman si Guo ng piyansa o bail sa korte, makakawalan siya ng PNP. Pero agad namang maisisilbi sa kanya ang arrest order ng Senado. Kaya hindi talaga makakalaya sa ngayon ang dating alkalde. Narito po ang pahayag. Mag-aantay po tayo ng desisyon po ng korte kung maglalabas po ba ito ng commitment order para siya po ay i-commit sa ibang detention facility. Otherwise po ay ibabalik po siya dito. Kung mag-bail po siya, definitely po i-release po siya ng PNP. Isa-serve po yung arrest order po ng Senate so the Senate could take custody of her po. Okay, sa ngayon, Connie, ay binabaybay natin itong kahabaan ng North Luzon Expressway. At yun na nga, no? Punong-puno at sobrang dami po ng security escorts nitong coaster na tumutulak nga papuntang Tarlac para dalhin doon ang dating alkalde. Yes, Chino, may pagkakataon ba na pinapasok kayo sa media kanina sa kwarto kung saan na-detain si dismissed Mayor Alice Guo? Alam mo, ang arrangement kasi doon, Connie, nasa labas lang tayo ng custodial center. Mm-hmm. Bagamat ang pagkaka-incident natin, no, nakunan din ito ng video ng mga tauhan ng Public Information Office ng PNP. Pero yung video na yan ay hindi pa na ipapakita sa atin. Nakita lang natin na pumasok ang mga security escorts at ang incident natin ay sumakay din ito sa coaster kasama ng dating alkalde. At bago nga tumulak ay nakarating naman itong mga abogado ni Guo para siya ikausapin at pagkakaintindi din natin kasama din ang mga ito papuntang Tarlac sa ngayon. Okay, kanina nakausap din si Attorney David, no, abogado ni dismissed Mamban Tarlac Mayor Alice Guo at nabanggit na na parang hindi na sila magbe-bail, no, dahil baliwala rin naman daw ito dahil maisisilbi rin agad yung arrest warrant ng Senado. Wala bang pagbabago pa sa kanilang desisyon na yan? Wala, Connie, no? Pagamat nakakuha tayo ng impormasyon na yan ang sinabi ng kanyang legal counsel. Dahil tama nga naman, no? Kahit na magbigay siya ng bail at gumastos para magpa-post ng bail dito sa Tarlac RTC, ay agad namang isa-serve yung arrest order laban sa kanya. So parang mananatili pa rin siya sa detention, hindi pa rin maibibigay sa kanya ang kanyang liberty at hindi pa rin siyang lalaya. Kaya minabuti na dito na lang, no, ang default mode ay dito na lang siya manatili sa PNP Custodial Center. Gayong nagsasabi rin itong dating alkalde na may mga banta sa kanyang buhay. So ang worry natin ay pakiramdam nitong legal counsel din ng kampo ni Alice Guo na mas ligtas siya kapag siya narito sa PNP Custodial Center kaysa sa ibang facility.